Ayun, ang daming isda sa ilalim mo. Ang lola Dani ka mo, nagsasagwan. Ganda guys ng ilalim mo. Sheesh! Ang daming isda oh! Shit! Bawat pala mga isda sila dito ngayon. Sobrang diverse pa ang kanilang coral reef dito. Ito, bandang malalim na talaga ito. Grabe, wala nang makita dito. Siyo, lalim mo. Ang guys oh. Ganda dito oh. Yan naman ilalim mo. Sheesh! Ayun nga, nakarating kami dito ng 4:30 AM. I-flex ko lang sa inyo yung mga huling isda ng aming kamag-anak dito. At dahil nga sobrang aga pa, naabutan namin silang natutulog pa. Ito ay aming mga kamag-anak dito sa Parawan, La Union. Work it like money. Yeah, mamen. Babangka kami, mamen. So dahil nga sa mga maing isda ang mga kamag-anak dito, nakahiram tayo ng bangka para pumunta sa gitna ng tapat ng fish landing ng Parawar La Union dahil naandun yung mga bato at mga corals na masarap tingnan habang sumisihid tayo. Tayo tayo! Mapupunan na kami ng tubig dito ah! Kasama rin namin sila DJ at si Orlan. Masarap din palang magbangka, lalo na kung recreational boating ang gagawin mo. Yung tipong mamamasyal ka lang tapos magdadive kapag gustong magdive. Isa to sa mga bagay na nagustuhan ko dito sa bakasyon na to. Nakaka-relax. Kinailangan nga pala namin magbangka para makarating kami dun sa bandang gitna ng fish landing kasi naandun nga yung mga gandang corals at mga bato pati na rin yung mga isda na pwedeng hulihin kasi may mga naiisda dito. Hindi ito protected area kaya pwedeng tayong mamana ng isda dito. No, ayan oh, napakalinaw ng tubig. So ayan guys, nakarating na kami dito sa gitna ng fish landing. Diyan sa palutang na yan, diyan nakatali yung bangka namin. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung ilalim ng tubig. Pati na rin yung mga bato at saka yung mga corals, di ba? So ayan yung mga pininsan natin. Si Orlan at saka si DJ. At ayan yung bangka. Oo, pakita ang gilas. Oh, Jay, pakita ang gilas, Jay. Kasama din namin si Indong, yung may hawak ng salvavida. Pinsan din natin yan. Oh, smile! Nandito kami sa kagitnaan ng dagat. Ayan. Nandito siya kalalim. At syempre, enjoy na enjoy kami sa aming paglangoy. At ang mga bata naman ay enjoy na enjoy sa pagsisid. So ito yung ilalim namin guys. Oh. Kedas! Tignan mo ka sa alim, yung drama eh, sayang. Hindi mo makikita itong view na to. You will regret this in your life. Nabisa, men. Nandito kami sa gitna ng dagat, men. Sobrang bisa. Yeah! Libre lang dito, guys. Walang bayad. Basta dito ka sa fish landing pupunta, hindi lang sa may Imuki. Sa Imuki, may bayad 50 pesos per head. So dito, wala. Diba? Ang daming isda ito, no? Ba't pala nagdala kayo ng ano eh, ng pana eh? Total, bangka naman tayo eh. Tama tayo. Ang dami na kuya. Oo, ang dami. Maya-maya nga lang, may nakita kami mga bangkang papalapit. Maliligo din ata sila dito sa gitna. At yun na nga, nagpo-post sila sa camera. So, binidyohan natin. So, ayan sila. Nakikiligo na rin dito sa gitna. And, ewan ko ba? Mga fans club ata ito ni Orlan. Napansin ko lang medyo lumabo yung camera.
nung inista ko sa boat, nag-moist na siya kaya ganyan. So ito yung ilalim ng aming pinapaliguan, mga corals, tas may mga isda na umiikot-ikot. Ayan si Orlan, magaling sumisid yung batang yan. Si DJ naman, ayan, naka-pink na goggles tsaka snorkel. Nagpa-practice pa lang siya, no? Ginagamay pa lang niya yung tubig kasi medyo takot at may phobia to sa malalalim na tubig. At yun na nga, sa pag-ahon namin kinagabihan, ito ang aming ulam. Yan ay adobong lamang loob ng manok, yung tinatawag na kals, kaya may kasama pa siyang itlog. At dahil sa nasa tabing dagat tayo, in-enjoy na rin namin ang pag-bonfire. At yan, kasama namin ang aming mga pininsan na babae, pati na rin ang aking girlfriend. Yan, actually, hindi talaga nila ako pinsan. Pinsan nila yung girlfriend ko. So, damay lang ako. Pero, pamilya na rin ang turing ko sa kanila, kaya... Yan, banding-banding time. Hi! Hi, vlog! Hi, vlog! Welcome to my video! Yan, bonfire sa gilid ng dagat. So, kinabukasan, nag-decision kami na magbangka ulit kasama ang girlfriend ko para makapag-picture kami sa gitna ng dagat na nasa bangka. So, for experience, guys, ayan, kinuha ng girlfriend ko yung sagwan at siya na nga daw ang magsasagwan. Ang Lola Dani ka mo, nagsasagwan. Ang ganda guys ng ilalim, oh. Sheesh! Ayan guys, ang ganda ng ilalim. Sobrang diverse pa ang kanilang coral reef dito. Ito, bandang malalim na talaga ito. Grabe, wala na makita dito. Ching, oh, lalim, oh. Dito lang yan, sa gitna ng fish landing. Public beach to, guys. Ayun na, Chimo, may mga starfish. Ayan ang Imuki Island. What's up, guys? It's your boy, Yek Yek. At ngayong araw na to is nandito nga tayo sa Parawe La Union. Kasama ko ang aking future pinsan. Ayan. Pinsan siya ng aking girlfriend. Doon na nandito kami sa gitna ng tinatawag nilang fish landing dito sa Parawe La Union. Okay. Nagbangka kami papunta dito, guys. Ayan, nasa likod namin. And... yun na nga, papakita ko sa inyo kung gano'n ba kaganda yung ilalim ng dagat na to. Okay? So, simulan natin ng pag-dive. So, ayan guys, makikita nyo naman kung gano'n kalinaw yung tubig, diba? Nakakainggan nyo siyang, ano, paliguan. So, akala nyo lang mababaw yan guys, pero halos dalawang pinsan ko na yan. So, yan, si Indong. Ganun ang sukat niya, ganun siya kalalim. So yan ang mga corals, mga bato-bato sa ilalim ng dagat dito, no. Minsan pagka na-chambahan mo, makakita ka pa ng maraming isda. Yan, may starfish na blue. Pati yung dagat asul, napakaganda, 'di ba? Sobrang nakaka-relax. Nagkalat din yung mga halaman na ganyan, no. Hindi ko alam kung kinakain yan, guys. Comment niyo kung kinakain yan. Sana na-justify nung camera ko yung linaw ng tubig, no? Tingnan nyo naman, kitang-kita. Lalo kapag tirik ang araw. Kinatry nung pinsan ko na sumisid eh, pero talagang hanggang pagpapalutang lang kaya. So, yan. Swimming-swimming tayo. Malalim itong part na to, guys. Siguro mga nasa more or less 10 feet. Yung part na yan. Yun. Nakasisid na si Indong. Galing. Iba talaga yung feeling kapag nasa ilalim ka ng tubig. Para kang dinadala sa ibang mundo. Ganon yung feeling niya, guys. Kaya gustong gusto ko yung mga gantong adventure. Napakalupit. And believe me, guys, napaka-diverse pa ng coral reef nitong lugar na to. Grabe, sobrang dami pa. Despite na maraming mga maing isda dito na nanguhuli ng isda araw-araw. So, hindi nasisira
or hindi ganun nasisira yung mga coral reef dito. Ayan oh. Napakaganda, 'di ba? Tamang-tama para sa mga isda na nagpapadami. So dito sinalubong tayo ng dalawang fish. Ayan. Mapapa-thumbs up ka na lang talaga dahil sa ganda ng ilalim eh. Yan ako yan, dugong. Ganda oh, grabe. Siya nga pala guys, kung magtatanong kayo anong gamit kong camera dito, cellphone ko lang yan at meron siyang shell box o yung hard case para sa pagdadive. Binili ko siya sa Shopee, 1,200. At ayan, mga isda na naman. Napakarami talagang isda dito. Ayun pa, sa ilalim, sa may mga butas. Nakaka-amaze talaga. Para kang lumilipad tapos nakikita mo yung mga isda na kasabay mong lumalangoy. Tapos napakaganda ng paligid mo. At ayun guys, may nahagip na naman tayong isda. Nagtago na siya sa damo. Guys, nandito na kami sa taas. Yang may mga buya na yan, pampalutang, nandyan yung mga gandang spot. Pati yung orange na yan. Tamo si kuya, kasama pa yung baby niya. Hello. Oh, diba? Pero itong bahagi ng dagat na to guys, medyo malalim na to. Halos isang bahay na siya, hanggang dalawang bahay yung taas niya. Marunong lumangoy yan, kuya? Yung baby mo? Hindi pa? Tapang ah. Sa gitna pa talaga kayo nagtambay ah. Marami na ata kayo nahuli. Wala pa, konti pa lang. Ayun ang Imuki Island guys. Sikat na sikat dito yan. Kaso, may babayaran ka nga lang. 50 pesos per head. Tapos, depende pa sa cottage. Yan. Doon tayo, tali natin doon. Lapit mo doon. Lapit mo sa buya. So yun na nga, bumaba ulit kami at tingnan nyo naman guys, parang ano, hardin sa ilalim ng dagat yung mga corals dito na may mga halaman. Ang ganda talaga niyang tingnan, grabe, nakaka-relax. At ayan, may isda pa dun sa may bato, kita nyo ba? Ayan guys, so may mga isda dito, maliliit na isda. Dito sila nagpapalaki sa lugar na to kasi sagana pa yung pagkain nila dito at saka yung tirahan nila. May mga damo at saka mga coral reefs na pwede nilang pagterhan. At ayan na nga guys, may mga baby fish. Ayan o, dumalangoy-langoy sila. Ang cute-cute nilang tingnan. Tapos may mga pasulput-sulput ding isda na maliliit pa. Tingnan nyo naman tong formation na to guys. So grabe, napakaganda ng coral, diba? Tapos pandaming isda sa ilalim. Buti walang maing isda ngayon. Kung hindi, ulam yan mamayang gabi. Mga gapalad na yung isda na yan guys. So pwedeng pwede na silang ulamin. Yung itsura na itong spot na to guys, parang orchidarium. Alam mo yung mga orchids na halaman. Tapos punong-puno siya ng ganun. Napakaganda oh. Tapos yung mga isda naglalaro lang sa paligid kasama namin. Ang ganda niya talagang tingnan. Gusto ko ulit bumalik doon. Ayan, school of baby fish. Ayan o, ang dami nila. So itong spot na to guys, mai-recommend ko siya sa mga mahilig mag-fan diving at dun sa mga nagtitraining pa lang na mag-free dive, pwedeng pwede sa inyo to kasi halos wala pang 20 meters ang pinakamalalim na bahagi nitong dagat na to. Sa tapat lang ito ng fish landing ng Parawer La Union. Katabi lang siya ng Imuki Island sa may bandang gitna. Kasi sa gilid mababaw masyado. So
itong part na to is nasa bandang gitna siya ng karagatan. So, ayan o, makikita nyo napakadami, di ba? Maliliit na isda. Nakakatuwang tingnan, nakaka-relax. At kung sa ganito ka ba namang lugar magbabakasyon eh, talaga naman parang paraiso, di ba? Napakasarap magbabad sa tubig habang pinapanood mo yung mga fishda. Katulad ng mga yan, no? Grabe, may mga antena sila sa ulo. Marami kang makikita ditong mga gapalad na isda. May malalaking isda rin. Meron din mga isda na may patusok sa nguso. Tapos yung mga baby fish. Ayan o, nakakatawa, di ba? Ang ganda-ganda na lang tingnan. Nakikisabay sila sa paglangoy mo. Sa last part ng ating biyahe, bumisita kami dito sa isang parte ng Parawer. Ito ay rest house. Ewan ko sa kamag-anak ito. Basta binisita namin itong lugar na to. At ito yung area na may white beach. At dito madalas nagsiswimming yung mga non-swimmer or hindi mahilig sa mga free diving. Kasi, yan, ganyan ang itsura niya. Instagrammable yung itsura niya. Diba? So, lumakad nga tayo pababa ng rest house na to. Hindi ko lang alam kung magkano yung rent dito kasi dumalaw nga lang kami dito para makita itong beauty ng baybayin ng lugar na ito. So, yan o. Napakalupit, diba? Medyo moist nga lang yung camera ko kaya medyo malabo. Pero ang ganda pa rin yung tingnan. So, dito ko natapusin yung vlog, guys. Thank you!